Welcome back mga idol. Ang ipapakita ko sa inyo ay itong pagre-repair natin ng Syntrix na amplified speaker. So ito ang i-re-repair ko mga idol. Tapos ang gagamitin kong solusyon dito mga idol ay yung solusyon na kapag wala ng choice talaga. So ito ang gagawin natin, napakadali pa. So talagang itong video na ito para ito sa mga newbie, sa mga beginners pa ng electronics. So pwedeng ito ang isosolusyon nyo sa mga problema ng ganyan. Kasi ang mga unit na ganito mga idol, gumagamit ng mga switching power supply. Oo, gumagamit ng mga IC as voltage regulator. Tapos chopper. So madali lang itong solusyonan, gagamitin lang ko lang itong solusyon ko dito, itong style ko pagre-repair nito. So, ang disadvantage lang nito mga idol ay madagdagan ng bigat ng unit. Pero ito naman ang solusyon na pinakamatibay dyan kasi hindi gumagamit ng maraming parts. Ang problema nito mga idol ay wala siyang power, so dead set ang unit na ito. Okay, ayan, natanggal na po natin yung mga tornil niya. So, bubuksan na po natin. Kung anong meron sa loob. Putok na pala itong IC. Tapos, pati na rin itong fuse. Sunog na rin. At malamang itong mga diode. Parang sira na rin siguro to. Paka-shorted na to. Ang problema dito mga idol, wala tayong pamalit nitong IC, wala ng stock, wala na tayong IC, pamalit ng IC, wala na tayong yung pang-convert. So wala tayong option ito, tapos si customer ay nagmamadali. So ang magagawa natin dito ay NC na tayo. NC means no choice. Kaya, pero may isa pang option ito. Last option. Pero mas matibay ito pag ito ang pinalit dyan. Transformer ang gagamitin natin ito. 1 ampere, kaya na to. Ito, maraming sunog to. So ito na lang ang gagamitin natin pamalit. Transformer na lang, last option. Kasi wala na tayong choice. So ito, lalagyan lang natin to ng half wave lang ang gagamitin natin dito. So at tatanggalin na lang natin itong chopper, itong IC, saka itong mga diode. Pero itong fuse papalitan natin ito kasi dito natin ilalagay yung AC nitong para magamit na may ano siya, may fuse siya. Minsan kapag wala na talagang transformer na pamalit, minsan pag wala nang magagawa, nire-rewind ko na lang, ginagawa ko na lang yung transformer. So ilalagay natin tong diode dito sa output niya, ano, dito sa kabila, dito sa may 12-0-12, saka itong kapasitor. So parang itong kapasitor, tinatawag na ito sa electronics na tandem, may isa kasi dito at meron din dito. So pwede namang wala to, pwede rin lagyan para tandem na silang dalawa. Okay, so natanggal ko na po yung mga damaged na parts. Ayan o, may mga butas, no? So para hindi pangitingnan, hihinangin natin yon. Okay mga idol, so ang pag half wave mga idol ay mayroong dalawang paraan. So ito, una ito, paraan. Kita ba? So ito ang 220 volts. Easy yan. Tapos ito, center tap. Okay, yan ang center tap. Ganyan.
So ito tinatawag itong center tap mga idol kasi dalawang coil ang magkadugtong dito sa gitna. So, tapos ang unang paraan mga idol. Ganito. Yan. So filter capacitor ito, or electrolytic capacitor. So ito yung positive, ito yung negative. So mapapansin natin ang direksyon ng diode. Ito rectifier diode ito dalawa. So kapag nandito yung positive, so ang output niya ay positive. So ang ikalawang paraan ng pag-halfway mga idol ay ganito din. So 220 ito. Tapos enter tap pa rin. Pero baliktad ang diode mga idol. Ito na si positive. Ito si negative. Ito. Okay, so ganyan lang mga idol. Tapos, make sure lang na hindi nyo mabaliktad si kapasitor kasi kapag nabaliktad yan, puputok ito. Tapos, mausok siya at mabaho ang electrolytic kapasitor. So, ganito lang ang gagawin yung half wave. Depende na lang sa inyo kung ano ang gagamitin nyo. Pero, dito sa video na ginagawa ko, ito ang ginagamit ko. Kapag center tap ang out. Yan. So, mga center tap yan. Pero kapag hindi center tap mga idol. So, ganito pa rin. Pero, ito na si positive. At ito na si negative. Out. Tapos dito, ito si negative, ito si positive. Oh, so tingnan niyo lang ang direksyon ng diode mga idol, rectifier diode. Oh, ganyan na. So ito ay para sa center tap, ito ay para sa hindi center tap. Oh, half wave lang yan mga idol kasi kapag full wave, gumagamit na yan ng apat na diodes or pwede rin yung bridge rectifier diode ang gagamitin. Tapos dito sa half wave mga idol, dalawa lang ang out. Isang positive at isang negative. Sa full wave, magiging tatlo na. Meron siyang ground, tapos may negative, meron pa siyang positive. Magiging tatlo ang out niya. So, ganito lang kadali ang gagawin nyo. So, ito ang ginagamit ko mga idol. Okay, so ganyan lang. Okay, so tapos ko na pong na-wiringan itong transformer. Itong green, ito yung secondary. So, ito ang pinaka-output. Ganito, tinali ko po siya ng ganito. Ito yung sign na positive siya kasi pare-pareho ang kulay ng wire. Itong ginagamit ko ay mga automotive wire ito sa mga nagwa-wire kasi ako ng sasakyan. Tapos yung mga sunog na kukunin ko lang doon yung hindi nasusunog kaya ito nagagamit ko pa automotive wire to, matibay ito. So ang paglagay po nitong transformer ay dito siya banda sa gitna, parang yuit niya, yung bigat niya ay bantay. Okay, kakabit ko lang. Okay, so ganito na po yun ang mangyayari dito. Ayan o. May nagsilabasang mga wires. So, okay, so ikakabit natin. So madali lang itong alaman kung saan yung positive tsaka yung negative. Sundan nyo lang itong filter capacitor. So ayan, may, kapag may puti, yun ang negative.
At kapag yung wala, may sulat lang yun. Positive yan. So, dyan lang kayo tatapat. Sundin lang yatin yun. So, inahin natin yung secondary niya. So, ito may may palatandaan ako. So, positive ito. Lagay natin ito dito. Okay, so nakakabit na yung secondary. Yung output tail bolts niya. Dito naman tayo sa primary niya. Ito primary niya. Dito na lang tayo sa baba. Kakabit. At gagamitin natin yung fuse. Kikis-kisan lang muna natin to. Dito tayo mag. Dito sa fuse. Ang isa. Okay, so itong isa dito. Tapos itong isa. So, dito siya sa fuse. So, mga ka-idol, diyan siya. Dito kasi yung fuse. Dito. So, dito natin siya ikakabit. Para magamit naman yung fuse. Okay, so madali lang. Dito kasi yung saksakan ng cord, power cord. So, yung isa dito. Tapos dadaan siya sa switch. Papunta dito sa fuse. Tapos dito tayo kakabit. So, yung fuse nagagamit din. Tapos may isa pang hindi nakabit. Itong tweeter. Ito. Ang wire niya. Kabit din natin ito. Dito lang to sa, yun o. Output ng amplifier. Okay, ito na, nakasaksak na po ito. So, make sure na naka-off po muna siya. Saka natin yun. Yan na. Turn on natin. The Bluetooth device is ready to pair. So, ayos na. Okay na siya. Okay na siya mga idol. Sasaksakan natin ang USB. Parang may problema kasi itong USB ko. Ihilaw tapos mamamatay. Music. Ayan o. Pag binitawan mo, mamatay. So, FM Tinder. Aim na lang tayo. Trabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay. Tips, some entertainment. So, you can experience. Okay na po siya mga idol. So, kung may natutunan kayo sa video na to, paki-subscribe na lang po. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.